Umabot na nga sa 6 na kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan sa Matnog Port sa Sorsogon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Engineer Raden Dimaano ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Engineer Dimaano, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ngayon sa balitang tanghali. Okay. Engineer, hanggang ngayon ho ba na nanatili ang mahabang pila ng mga sasakyan na papasok ng Pantalan? Bakit ho umabot sa ganito yung haba at ano ho yung nagdudulot ng standstill? Maganda po yan. Ano, kasi ganito yun. Actually, we are always asking the national agencies na kung paano mapigilan yung pagdami ng trips going to Visayas in Mindanao. Now, alam naman natin na meron tayong forecast na posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal. So, posible na we have to cancel already all the trips going to Visayas in Mindanao. Mm-hmm. Yun po ang nakakapadagdag dito sa amin. Kasi hindi talaga maiwasan yung mga rolling cargos, but sana doon sa may ari na alam nila na babagyuhin, sana nakancel na nila kasi alam natin na magkaroon tayo ng ganitong haba ng pila. Mm-hmm. Alam mo, Susan, ang problema namin is not the, yung pila. Ang problema namin is yung mga passengers. Uh-huh. Mm-hmm. Kasi kawawa naman sila and we can provide all their needs. Kaya minsan nabibigyan natin ng mga pagtahid but alam mo, ang hirap mag-stay doon sa mga buses. Mm-hmm. Mm-hmm. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng probinsya with the Governor Jesus Escudero, nag-fundsourcing siya for the tiyatawag natin na holding area. Mm-hmm. Sana maiwasan na ito. And habang hindi pa yun nagagawa sana sa national dyan sa Manila, magkaroon agad ng cancellation of trip pag ganyan na may threat dito sa parte ng people. Kasi lahat ng ports lahat ay naapektado. Mm-hmm. So engineer, sa ngayon ho ba, gaano na ho karami yung stranded dyan sa Pantalan ng Sorsogon? Actually, I do not have the, pero nakita pa rin na is almost 2,000 na yung total numbers ng mga passengers. Okay. Ibig sabihin, lahat na tao na nandoon is, we have already total number of 2,000. Mm-hmm. Actually, yung pinakita mo na length noon, meron pang ginawa si LTO at si PNP and other agency like AFP na minanage nila. Meron tayong mga ibang LGU na nandoon, that is only for Matnog. Mm-hmm. Kasi ayaw nila na marami doon na magsiksikan. So, they manage it with the different ng bawat LGU para hindi masyado magkumpagano doon sa lahat sa Patnog. Oo. So, engineer, kailan ho ba pinagbawal yung biyahe ng mga barko at hanggang kailan ho ito tatagal? Dahil kanina sinasabi ho ng PAGASA, baka itong si Bagyong Tisoy, maramdaman natin hanggang mga Miyerkules pa. So, ibig sabihin, may Lunes, Martes, Miyerkules. So, yung pagpigil ho doon sa pagbiyahe, hanggang kailan ho? Opo. Nung magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Sorsogon, meron na tayong cancellation ng sea travel. Mm-hmm. And maantay tayo ng lifting ng tropical cyclone warning na yun, wind, mm-hmm. Wind signal para makabiyahe ulit sila. Mm-hmm. So, this time, ang ginagawa ng ating gobyerno, provincial government, yung bawat almost in 1 kilometer yung interval, linagyan natin ng soft kitchen. So, naghanap tayo ng mga bahay at saka yung barangay hall along the Maharlika Highway para malagyan natin. Ang alam po sa natala natin na is already 9 na soft kitchen doon. Kaya yung mga biyahero natin, hindi man po problema doon sa pagkain. Mm-hmm. Ang problema lang namin, Susan, yung mga palikuran, we cannot accommodate them well at the same time, marami sila, no? So, mm-hmm. yan ang isang very concern namin yung hygiene. Apo. Engineer, nakikita ko yung video, napakahaba ho ng mga sasakyan na nakapila dyan. Siyempre, yan ho yung mga naghihintay ng mga kabiyahe. At sa tagal po ng inyong karanasan dyan sa PDRMO, meron ba kayong mga para mga rekomendasyon na sa tingin niyo ho ay ano yung dapat baguhin sa sistema para hindi ho nauulit yung ganitong klase ng abala sa ating mga kababayan? Habang hindi pa nagagawa yung sinasabi ni Governor Jesus Escudero na holding area dito sa may part ng Matnog, sana naman sa national level, kapag mapalabas na sila or meron tayong posibleng magtaas ng signal number 1 sa Bicol, kasi it's not only in Sorsogon. Now, we're talking about Matnog. Mm-hmm. Huwag na natin, ikansila na lahat ng trip dyan.
Kaya impossible, maganda sana yung coordination kasi Susan, alam mo, ito yung mahirap sa atin. The government ay yung mga local government unit, lahat sa amin ng mga DREAMOs, maraming pinagagawa, plans and other plans, proactive measures. Ang ibig lang na sabi namin sana mangyari, magkaroon din ng proactive measures or mga ginagawa dyan na hindi na magtulad ng ganyan na napakahaba ng pila kung meron tayong coordination with all the buses at saka yung terminal dyan sa Metro Manila. Okay. In terms of paghahanda po, Engineer, kumusta ho ang paghahanda ng buong probinsya dito sa patuloy ho na paglapit at inaasahan nating pwedeng idulot ng bagyong City Soy? Actually, kanina, tapos na kami ng Friday na emergency meeting, kanina nagpatawag si Governor, our Patriot Chairman, regarding with the status ng preparedness. So, napakita natin kanina, and as a matter of fact, yung 8 o'clock na bulletin natin, doon pa rin sa Albay at Aduanes. Now, we're already threatening source na yung track ng City Soy. So, gusto lang malaman ni Gov na nakaposisyon na lahat, ready na yung mga kailangan natin gawin. And nakita naman nila lahat ng mga local government units, kasi pati ito yung mga mayors and may mga representative kung gaano ka-prepare. Because last Friday, the governor issued already the preemptive and to force evacuation. Kasi nakita na namin noon yung possible na ano ng Torsogon. Kaya naglipalabas na siya ng even suspension of classes na una doon sa ng signal ng typhoon. So ngayon at tomorrow, walang klase. And then meron tayong tinatawag na preemptive to force evacuation. Engineer, panghuli po, ano ho gusto niyo yung ibigay na paalala, panawagan sa ating mga kababayan, lalo na ho dyan sa Sorsogon, isa sa ho sa mga tatamaan itong bagyong si Tisoy. Kasi kanina may mga report ho na yung iba ayaw hong lumikas, kahit pinapalikas na. Bigay ho natin ng panawagan at paalala sa ating mga kababayan. Tinawagan natin kasi nagkaroon tayo ng priorities kung alin yung possible na tatamaan, especially the type of lenda. Kasi yan ang pinaparehas namin na forecast. So, ang gusto ni Gov, kung hindi magano, meron tayong order doon sa PNP at sa AFP kasi we have already the port evacuation. And the mayor itself, they have already the hazard map kasi alam nila na pwedeng bahain kasi dapat nila lang tubig nito. And also the landslide, pwedeng manoslide ng LGU. Meron na po sila. Kahit yung lahat ng merong may-ari ng Chenso during the emergency at saka yung pag-clearing, they have all the copies. Kaya sana lahat na in place before ngayon na gabi. Kasi ang order ni Governor, hindi na dapat lumampas ng 2 o'clock ngayon na today, December 2, para lahat tayo libre at ligtas. Okay. Maraming salamat po, Engineer Raden Dimaano ng Sorsogon PDRRMO. Ingat po kayo dyan, Engineer. Salamat at magandang hapon.